ako nagsimula bilang isang simpleng mag-aaral na walang ibang hangad kundi ang makapagtapos at makatulong sa pamilya. Mahirap man kami, pero hindi ito naging hadlang para matupad ko ang aking mga pangarap. Dati ay isa lang ako sa mga estudyanteng nakikinig at nagsusulat. Ngayon, isa na ako sa mga gurong nagbabahagi ng kaalaman sa bawat mag-aaral. Simula noong high school pa lamang ako, ay may gusto na ako sa kanya. Unang tingin ko pa lamang sa kanya ay para na akong pinana ni Cupido. Hindi ko alam kung dahil ba sa mga mata niya o sa tuwing umingiti siya. Isa siya sa mga naging inspirasyon ko simula high school hanggang sa nagkolehiyo ako. Talaga kapag magaling ka sa isang subject, no? Yung tipong ikaw lang nakakaalam ng sagot. Astig, di ba? Okay, time's up. Sino gusto magsagot ng nasa board? Oh, ikaw na naman, Miss Agustin. Sige, sagutan mo. So, my answer in x squared minus 2xy plus y squared minus 9 is equals to x squared minus 2xy plus y squared open and close parenthesis minus 9 is equals to x minus y open and close parenthesis squared minus 9 is equals to bracket x minus y open and close parenthesis plus 3 bracket and also bracket to x minus y open and close parenthesis minus 3 then bracket is equals to x minus y plus 3 close and open parenthesis times x minus y. Pero siyempre, hindi ko ginagawang advantage yun para malamangan ko ang iba. Dahil kapag may oras ako, tinuturuan ko din sila. Oh, nandito na ba yung
doon, magtutupi lang ako. Oh, Nay, ano na naman yung galagala niyo, Nay? Mga bago na naman na baga. Nay, masyado naman ata kayo nagpapakapagod, Nay. Ayos lang yan. Ako nga dito, Nay. Huwag na, mag-aral ka na lang doon. Sige, Nay, ah, kung kailangan mo ng tulong, tawagin mo lang kami, ah. Oo naman. Sige. Sige, pupunta na ako dyan. Nay, wala pong kuryente. Ay, naputulan ata tayo ngayon na. Wala kasi tayong pambayad eh. Para sa akin, hindi mahirap mag-aral kung pursigido ka. Pero hindi lahat ng tao ay pare-parehas ang pinagmulan. Class, we will have a lecture today. So, first, Miss Revilla. Absent! So, Miss Domingo, please write on the board. Isang umaga, bigla na lang lumabo ang mata ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil lang sa sobrang pagod, kaya hindi ko na pinagtuunan ng pansin. Dati ini-imagine ko lang kung ano kayang feeling kapag kaharap na kita. Pero nung nasa harapan na kita, halos hindi ka pala makaalis sa tinatayuan mo. Akala ko sa mga pelikula lang nangyayari yung ganito. Hindi pala. Para kang tumatakbo sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Lalo na nung tumitigaw pa sa akin. Planning is very much related to another management function controlling.
these two management. Okay, class, you can now have your lunch and please don't forget your assignment. Yes, ma'am. Yes. Uy, kain tayo. Ayaw nga. Mahirap mag-aral nang hindi kumakain, pero minsan kahit gusto mo, kinakailangan mong magtipid. Sige, okay lang. Ako din. Ako wala pera. Bibili na. Para sa yan, hirap kayo ng mag-aaral ng walang laman ng chef. Good morning, class! Morning! Good morning, ma'am! I'm sorry, class, but wala ko for 3 days. Sino magta-type niyan? Ako na lang. Sige, sige. Customers, PTC. Masyadong maingay dito. Tara, kung tayo sa mas makakapag-concentrate tayo. Okay ka lang ba? Medyo sumasakit nga yung ulo ko eh. Saka medyo nalalabo yung mga ako. Sige, ako muna yung gagawa nito. Tapos pagpay ka talaga. Salamat. Uy, Pinang! Uy, Pinang! Tapos ko na itong concept paper natin. Pati yung mga bridge methodology, pati reference na gawa ko na. Tsaka lunch na, tara, kain na tayo. Sige, kunin ko lang yung gamit ko sa room. Sige. Morning po. Hi, good morning. Ano nangyari? Natumba na lang po siya kanina. Naiigigod ako po kasi siya. May nararamdaman ka bang kakaiba? Ito po, masakit po yung ulo mo. Medyo nahihilo at sumasakit po yung ulo. Kailan pa ba yung nag-umpisa? Di ba nung high school po ako?
Oh, matagal-tagal na din pala. Kailangan ipacheck up mo yun sa ophthalmologist kasi baka malala na yan. May i-recommend ako sa iyong doktor. Ito yung clinic at number niya. Sana mapuntahan mo siya as soon as possible para mapacheck up mo na yung mata mo at mas mabuti. Sige, tignan niya natin. Naku, anong nangyari sa mata mo? Malala na. Kasi Dok, palagi itong nag-aaral, kaya ganyan, napapabayaan niya na yung sarili niya. Naku, di na maagapan ang gamutihan. Kailangan mo ng operasyon. Magkano ba, Dok? Magkano po kaya ang kakailangan mo namin? Baka abutin ng kalahating milyon kung sakali. Ay, paano yan? Saan tayo kukuha ng malaking halong pera? May paraan pa, anak. Gagawin tayo ng paraan para dyan. Sige, Doc. Mauna na po kami. Sandali lang po. Bakit po, Doc? Anong year na po ba ng anak niyo? Third year college na po eh. Ano pong plano niyo if ever di siya maoperahan? Ipigil lang po sana siya sa pag-aaral niya. Sige, ganito na lang po. Darating talaga sa buhay natin ang mga bagay na susubukan ka hanggang saan mo kakayanin. Iniisip ko na nga kung ano ang mga pwedeng mangyari kapag natigil ako sa pag-aaral. Tagal ay naging kami. Nagsimula lang sa pasulyap-sulyap, sa bigayan ng pagkain, at paghatid sa bahay. Hindi ko inaasahan na may pagtingin na din pala siya sa akin noong mga panahong iyon. Isa siya sa pinakamabait, maalalahanin, at palabirong taong nakilala ko. Kaya nga nahulog agad ako sa kanya ng sobrang. Lagi siyang nandyan sa tuwing kailangan ko na masasandalan, na magpapangiti sa akin, at higit sa lahat, na magpapakilig sa akin sa araw-araw. Kasama ko siya sa pagharap ko sa mga problema ko. Siya yung lalaking uunahin ka muna bago ang sarili niya. Makita niya lang na masaya ang taong mahal niya. Napapaganda, napapaisip, napapangiti. Hello po, Doc. Oh, talaga po. Bukas na bukas po pupunta po ako dyan sa clinic nyo. Salamat po, Doc. Hello, babe. May good news ako. Ano yun? Yung pinag-anohan kasi namin na clinic, okay lang yung pagpagamot sa mata mo. Hi! Tay! May maganda akong balita!
Akala ko nung una magiging okay na dahil maoperahan na ako. Makakabalik na ako sa pag-aaral at babalik na sa dati ang lahat. Pero hindi pa pala doon natatapos ang pagsubok na binigay sa akin. Nay! Tay! May maganda akong balita! Ate! Ala, bakit siya umiiyak? Nasaan sila nanay? Nasaan sila tatay? Ate, sila ano? Sila mo siya hospital. Ano? Paano yung nangyari, Eunice? Ate, ito ba kasi si mama tapos sabi ni tatay, babalita na lang daw niya ako. Wala ba naman silang reply? Paliban ko muna ang aking operasyon nang biglang kunin agad sa amin ang aking ina. Tay, paano na yan? Mahirap mga anak, pero kailangan natin sa natin. Tay, hindi natin ito makakayana. Ito lang nanay nyo, hindi siya matutuwa na nagagaling tayo. Hindi ko pa naman ako mga anak eh. Nakayanan natin. Nakakatampo ka naman, Nay. Bakit hindi mo malang pinaalam sa amin na may nararamdaman ka na pala? Sana kasama ka pa namin hanggang ngayon. Hindi naging madali ang lahat para sa akin. Una sa lahat, natigil ako sa pag-aaral dahil lumalala na ang aking mga mata. Hanggang sa dumating na ang araw ng aking operasyon. Mahirap dahil hindi ko kasama ang aking ina. Good morning, babe. Ano, ready ka na ba? Ako daw, ready na po ako. Tara na. Check ko muna mata mo, ah. Sige, pikit ka muna. Tuturukan muna kita ng anesthesia. Sana sa pagmulat ng mga matang ito, muling babalik ang lahat. Hindi man ganun sa dati, pero alam ko na may bagong kaganapang naghihintay sa akin. Ngayong maayos na akong nakakakita, isang panibagong daan na naman ang aking tatahakin. Matagal din akong napahinga sa pag-aaral at hindi ko inaasahan na mamimiss ko ito ng sobra. Maraming nagbago pagbalik ko. At isa sa pinakakinatatakutan kong mangyari ay ang magbago ang relasyon namin ni Adrian. Anong ginagawa mo? Ito, nag-review para sa next time. Nax, ang galing naman. Ano, okay ka na ba? Oo, okay na. Kumusta naman yung pananatili mo sa bahay? Okay lang. Alam mo, may kukwento ko sa'yo. Alam mo yung parang ano, yung nangyari doon, yung nakakatawa, nag-basketball kasi ako doon, tapos biglang natapilok yung kasama ko, parang nakakatawa lang kasi ito parang ano, nakikinig ka ba? Ay, oo, nakikinig ako. Sige. Tapos yung ano, yung sa swimming pool, yung muntik na malunod si paring Edison. Grabe talaga yun. Parang muntik na siyang, hindi ko alam kung may humiwala ba sa kanya. Ewan ko siya kasi parang nakakaano, parang, ano ba Pinang? Ngayon na nga lang tayo magkita, tapos yan pa yung ginagawa mo. Ano ba talaga? Eh, siyempre, balik-aral na ako. Kailangan ko mag-focus sa pag-aaral. Minsan lang tayo magkita tapos ganyan ka? Minsan lang ako magkwento sa'yo. Ano gusto mo? Yung tayo lang. Yung tayo, ikaw ako, ganun. Hindi yung nagkukwento ako tapos ganyan. Hindi. Grabe ka. Ayoko na nag-aaway kami ni Adrian. Pero sa ngayon, okay na munang ganito kami dahil kailangan kong unahin ang pag-aaral ko. Kailangan kong matulungan ang pamilya ko, lalo na't wala na si nanay.
Kaya napagdesisyonan naming tapusin na ang relasyon namin. Parehas lang kaming mahihirapan kung ipagpapatuloy pa namin ang relasyong hindi na katulad ng dati. Dumating na ang araw na pinakahihintay ko. Araw na pinakahihintay ng pamilya ko. Wala man si nanay ngayon, alam ko na masayang masaya siya sa itaas dahil natupad na ang pinapangarap niya sa akin. Good morning, ladies and gentlemen. I now present to you the graduates of school year 2009-2010. Let's give them a round of applause. Hindi ko kakayanin ang lahat ng ito kung hindi dahil sa aking ama at kapatid na laging nagpapalakas ng loob ko. Ngayon, natupad ko na ang pangarap ko na makapagtapos. Napagtapos ko na rin ang pag-aaral ng kapatid ko at nakakatulong na rin ako sa bahay. Hindi lang yan, natutulungan ko rin kayo sa pag-aaral nyo. Siguro nga dito talaga ako kasi wala sa plano ko ang maging guro noong nag-aaral pa ako. Pero tignan nyo ako ngayon, ibang direksyon ang tinahak ko. Pero masaya naman ako sa ginagawa ko. At masaya ako na naibabahagi ko sa inyo ang mga kalaman ko at mga naging kaganapan sa buhay ko. Hindi madaling mag-aral, pero ibang saya ang mararamdaman nyo kapag nakapagtapos kayo. Tandaan nyong huwag kayong susuko sa mga pagsubok na darating sa buhay nyo.